So, magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po kayo ulit ng Happy Sunday. Good to see you again po. Inaanyayahan ko pong lahat na pumasok na at maupo dahil mag-start na po ang ating worship Sunday. So, tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa binigay niyo pong pagkakataon upang magkasama-sama po kaming muli at purihin ka. Panginoon, pinapanalangin po namin yung mga papunta pa lamang po, Lord God, na sana kayo po ang bibigay sa kanila ng lakas at motivation, Panginoon, para makasama po namin ngayong Sunday in person. Maraming salamat din po sa mga nag-prepare para po maitaguyod yung Sunday po ngayong araw. Yun lamang po, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay tumayo at basahin po natin ang Psalm 147, 1 verse to 12. Praise the Lord! How good it is to sing praises to our God! How pleasant and fitting to praise Him! The Lord builds up Jerusalem. He gathers the exiles of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He determines the number of the stars and calls them each by name. Great is our Lord and mighty one in power. His understanding has no limit. The Lord sustains the humble but casts the wicked to the ground. Sing to the Lord with grateful praise. Make music to our God on the harp. He covers the sky with clouds. He supplies the earth with rain and makes grass grow on the hills. He provides food for the cattle and for the young ravens when they call. His pleasure is not in the strength of the horse, nor his delight in the legs of the warrior. The Lord delights in those who fear Him, who put their hope in His unfailing love. Extol the Lord, Jerusalem. Praise your God, Zion. Hallelujah. Maraming salamat pong muli sa Panginoon sa araw na ito. Isang humbling experience po muli ang marap dito upang manguna sa ating pag-aawitan at ibibigay, sa pagbibigay natin ng mga papuring awit sa Panginoon. Tayo po'y sama-samang umawit, sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Bye.
walang hinihintay na kapalitin. Ikaw ang nagmamahal sa amin unconditionally, Panginoon. Na napaka dumi namin. Marami kaming pagkukulang sa inyo. Pero Lord, ang pag-ibig mo, ang grasyang hindi nagkukulang, Panginoon. Kaya nga po, Lord, hihiya kami madalas, Panginoon, dahil sa mga pagkukulang namin. May mga bagay, Panginoon, na nagagawa namin na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo. Kaya Lord, kami lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran mo, Panginoon. Ang aming buhay, Panginoon, ay aming iniaray sa inyo. Gamitin mo ito, Panginoon. At ikaw ang siyang aming maitaas. Ikaw ang aming may... Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin, Panginoon. Patuloy ka namin itataas sa aming mga buhay. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoon.
Salamat po sa umagang ito, sa buhay na patuloy niyong ibinibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa panibagong araw na nasisilayan namin ang katakilaan mo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, ang tanging hiling po namin ay ang makasama ka, Panginoon.
mapapurihan ka, mapasalamatan ka, at maitaas ang pangalan mo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, dalangin po namin na salaksikin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Batid mo po, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso. Meron sa amin, Panginoon, ay humaharap sa kabigatan ng buhay, Panginoon. Pero ang dalangin namin sa pagkakataong ito ay ikaw ang siyang humawak, Panginoon, sa bawat isa upang maranasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Panginoon, ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-ibig, Panginoon. Ama, maraming salamat. Dahil ikaw ang siyang tumawag sa amin, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat na humarap sa inyong presensya, pero dahil sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong grasya, dahil sa inyong habag at pagmamahal sa amin, Panginoon, nakakatayo kami, Panginoon, upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap magpuri sa inyong harapan. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap umawit ng mga papuring pasasalamat sa inyo, Ama. Dahil sa inyo lamang kami nagkakaroon ng kapayapaan. Dahil sa inyo lamang kami nakakasumpong ng kaginhawaan, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na kumapit sa inyo, Panginoon, sa mga pinagdadaanan naming problema, suliranin sa buhay, Panginoon. Lalong-lalo na sa panahong ito, Panginoon, na talagang nalalapit na ang inyong pagbabalik, Panginoon. Marami sa amin ang nakakaranas ng hirap, Panginoon. Marami sa amin ang nakakaranas ng kapighatian, Panginoon. Pero ang dalangin po namin, Ama, ay hindi kami makabitaw sa inyo, Panginoon. Bagkus ikaw ang humawak sa amin, ikaw ang siyang yumakap sa amin, Panginoon. Upang kapag kami ay nadarapa, Panginoon, ikaw po ang siyang magtatayo sa amin, Ama. Salamat, Panginoon, dahil maski na sa dinami-dami ng aming mga pagkakasala, mga kasalanan sa inyo, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon, na aming nagagawa, nasasabi at naiisip, Panginoon, hindi mo kami nakikita sa aming karumihan, bagkus patuloy mo kaming iniibig, Panginoon. Patuloy mo kaming minamahal. Lord, salamat po, Panginoon, dahil tunay nga na nakakapangliit, Panginoon, na humarap sa inyo, na patuloy mong binubuhos ang inyong pagmamahal. Patuloy mong binubuhos ang inyong presensya. Patuloy mong binubuhos ang inyong pagpapala. Hindi man pampinansyal, Panginoon. Pero nandun pa rin, Panginoon, ang inyong gabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, upang makita namin, Panginoon, ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Nawa pumasok ito ng taimtim sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Panginoon. At talagang maipamuhay namin, Ama. Lord, sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang nais kung hindi ang mapapurihan ka, Panginoon. Wala kaming ibang nais kung hindi ang mapasalamatan ka, Panginoon. Wala kaming ibang nais kung hindi maitaas ang pangalan mo, Panginoon.
Ama, maraming maraming salamat po, Panginoon. Kulang po ang aming salita upang sambitin ang mga pasasalamat na patuloy mong ibinababa sa amin ng mga pagpapala, Panginoon. Maski hindi kami karapat dapat, Ama. Lord, hawakan mo po, Panginoon, ang aming pananambahan sa umagang ito. Ang aming pong pastor na siyang maghahayag ng inyong mensahe, Panginoon. Nawa, kasihan mo ang inyong mga lingkod, Panginoon, ang inyong banal na spirito, Panginoon. Ang lahat ng gagamitin mo, Ama, ikaw po ang siyang manguna. Dalangin rin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may karamdaman, Panginoon. Hindi man po namin masambit ang kanilang mga pangalan, Ama. Alam po namin na ngayon pa lamang ay kumikilos ka na sa kanila. Ikaw po ang maging doktor. Ikaw po ang maging kagalingan nila, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, yung mga doktor na tumitingin sa kanila, yung mga gamot na tinitake nila, Panginoon, upang magkaroon ng lunas ang kanilang mga karamdaman. Ama, wala po kaming ibang nais kung hindi ang makapiling ka, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, na sa napakaraming problema na dumarating, hindi lang sa aming buhay, kundi sa aming bansa, pati na sa buong mundo, Lord God, pinapakita mo pa rin, Panginoon, yung kadakilaan mo. Pinapakita mo pa rin, Panginoon, na ikaw ang may control ng lahat, Ama. Salamat, Panginoon, dahil nagpakilala ka sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil pinili mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Panginoon. Dahil kung hindi po, Ama, sa mga pinagdaraanan naming mga suliranin sa buhay, ay hindi na kami makakausad, Panginoon. Hindi na kami makakatayo pang muli, Panginoon. Pero dahil sa iyo, Panginoon, patuloy kaming tumatahak sa aming buhay na may kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. May pag-asa, Panginoon. Dahil ikaw yung pag-asa namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin, Ama. Ikaw yung kasama namin, Panginoon. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na lumaban sa buhay na kasama ka, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, na harapin ang mga pagsubok, Panginoon, na kasama ka, Panginoon. Hindi yung sa pansarili naming kakayanan, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, ang siyang sumasama sa amin, Ama. Ikaw yung nangunguna sa amin, Panginoon, at hindi kami ang nangunguna, Ama. Maraming maraming salamat, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang humawak mula ngayon, Panginoon, hanggang sa pagtatapos ng aming pananambahan, Ama. At alam po namin, Panginoon, na hindi kami lalabas ng sambahang ito na hindi kami puspos ng inyong banal na spirito, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga pag-aawitan, mga papuri, Panginoon, na patuloy naming nararanasan dahil tunay nga, Ama, ikaw lamang ang aming kalakasan, Panginoon, at pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Makaupo po muna tayo, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Salamat kayo po sa pangunguna ng panalangin at atimira sa pangunguna ng awitan. Napakasarap magpuri at manalangin sa katotohanan at sa pagkakaalam na tayo ay magkakasama sa presensya ng Panginoon. Ano po? Iba yung experience ng mag-isang nananalangin
sa nananalangin bilang isang katawan ni Kristo. So, muli, magandang umaga po. Na-miss kong mag-preach. two Sundays pa lang nakalumipas, pero sabi ko kay Julie nung isang anong kagabi, sabi ko parang tagal ko nang huli nag-preach. Siguro nasanay ako dahil nung mga nakaraang buwan talaga. Parang every Sunday ako nag-preach, so baka matagalan ako mamaya mag-preach. Hindi, joke lang po. So, ang ating pong tema ay signpost, ano? The church as the signpost of the kingdom. Pinag-usapan natin yan nung inintroduce ko nung umpisa ng July na ang signpost ay parang simbolo o isang senyales, ano, papunta sa kaharian o tungkol sa kaharian ng Diyos. At ang mga pinag-uusapan dapat natin ay ano ba yung mga values, mga characteristics, mga kaugalian, mga mahalagang bagay na dapat meron tayo bilang simbahan o ginagawa natin bilang simbahan upang makita ng mundo ang kaharian ng Diyos. So, isa sa mga characteristics, isa sa mga mahalagang bagay sa kaharian ng Diyos ay ang unity. Pagkakaisa. Ngayon, sa konteksto ng Pilipinas, lalo-lalo sa Philippine politics, no, yung salitang unity ay naka-ani ng iba't ibang mga response or responses, ano, depende sa kung ano man ang political view mo, ano, yung panawagan ng pagkakaisa, sometimes para sa ibang tao it will make them feel hopeful. Yes, magkakaisa tayo. Para naman sa ibang tao disappointed sila na para saan ang pagkakaisa kung ganito, ano? Para sa iba naman, natatawa na lang tungkol sa pagkakaisa. So depende sa kung anong konteksto mo sa political views mo, no, iba-iba ang reaction o response natin pag narinig natin yung salitang unity. Pero kahit naman po sa Bible, mga kapatid, even in the Bible, hindi ibig sabihin na pag merong konsepto ng pagkakaisa o ng unity ay automatically nalulugod na ang Diyos. Kapag narinig ang unity o pagkakaisa, togetherness, ay lugod-lugod na ito sa Diyos. Kapuri-puri na ito sa Diyos. O ito na yung kalooban ng Diyos. Now remember, ang Diyos mismo ay kinontra ang pagkakaisa ng mga taong nagtayo ng Tower of Babel sa Genesis chapter 11. And remember Psalm chapter 2, isang salmo na patungkol sa Messiah, tungkol sa Son of God. Sinasabi doon, "Why do the nations conspire or unite? And the peoples plot in vain. The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the Lord and against His anointed one," or His Messiah. So, ang salitang unity ay hindi siya necessarily mabuti or masama. Ano? Pwede siyang gamitin para sa kasamaan at pwede siyang gamitin para sa kabutihan. Pero of course, we want to emphasize na ang pagkakaisa ay isang napakagandang bagay. Unity can be a beautiful thing. Paano? Kapag ang purpose nito ay mabuti at kapag ang mga gawain sa uniting ito ay nakakalugod sa Diyos, ay naaayon sa kalooban ng Diyos. So today, pag-uusapan po natin, we will discuss about si Jesus mismo na nananalangin para sa pagkakaisa. Jesus Himself prays and He desires for a unity, a kind of unity para sa Kanyang mga disipulo, sa Kanyang mga tagasunod, well, sa Kanyang simbahan. Ano? So, babasahin po natin yung John chapter 17, verses 20 to 23. Anyahan ko po kayong tumayo para sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi ko po ipa-flash dyan yung ating passage para titignan nyo po sa Bibles po ninyo mismo. John chapter 17, verses 20 to 23. Babasahin ko po mula sa New International Version. Ito po ay panalangin ni Jesus. At ang sabi po niya dito, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message,
that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, may they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Let us pray. Father, salamat po sa inyong salita. Mangusap po kayo sa amin sa mambang ito at palakasin niyo po kami sa inyong pananampalataya at sa aming pagsunod ay gabayan niyo po kami. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Makaupo na po tayo mga kapatid. So, yan po ang ating text sa umagang ito. Ano? Pero bago natin siya i-discuss, titignan po muna natin yung konteksto na napapaloob dyan sa passage na yan. So, tignan po natin. Ano? Ang una po dyan na kailangan nating alamin ay yung the Jewish view of God. Yung pananaw ng mga Israelita, ng mga Hudyo, tungkol sa Diyos nila sa panahon na yan kay Kristo. Now, over thousands of years, na-develop ang theology o yung pananampalataya nila sa kanilang Diyos into something na sobrang higpit na relihiyon na halos hindi nila babanggitin ang pangalan na Yahweh. Dahil para sa kanila, napakabanal ng pangalan na Yahweh at meron naman talagang dahilan kung bakit yun ang pananaw nila. Kaya lang, sa dami-dami ng mga kasamang paghihigpit at mga batas at tradisyon na nakakabit sa pananampalataya nila sa Diyos, para bang ang Diyos ay napakalayo sa kanila na hindi siya dapat ituring na parang personal na Diyos. Na napakalayo niya dapat sa mga taong makasalanan, sa mga taong hindi karapat-dapat sa loob ng templo. Kaya naman ganun na lamang ang pakiramdam ng mga hindi nasasama sa religious gatherings, hindi kasama sa mga religious groups ng panahon nila, na para sila mga outcast. So, ang Hudyo, ang pananaw nila ay para ang layo ng Diyos sa kanila. Kaya naman, kung titignan natin yung pangalawang context is that, sino ba si Jesus sa Gospel of John? Now, sa Gospel of John, pinapakilala si Jesus na Son of God. Ano? Son of God. Na sobrang connected sa Diyos. Ano? Pero sabi ni Gerald Borchert, ni isang commentary, isang scholar, sabi niya, a Jewish world, si Jesus daw ay dumating sa isang Jewish world that had developed a remote view of God that needed angels to carry messages. Kaya naman sa Luke, sa Matthew, makikita mo si Angel Gabriel, yung tagapaghayag ng mensahe, di ba? The people had ceased to use the name of God for fear of taking His name in vain. So, in general, talagang hindi pwedeng i-imagine mo na sobrang lapit mo sa Diyos. Ano? Kaya naman, isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga Pariseo at iba pang mga religious leaders, allergic sila kay Jesus. Kapag nag-claim si Jesus na meron siyang unique and special relationship sa Diyos, na siyang laging pinupunto ni Juan. And lalong-lalo na, Jesus keeps referring to God as His Father. Napaka-personal ng turing niya sa Diyos na nasa langit. At isa sa mga purposes ni John sa pagsusulat ng Gospel of John is para ipakita niya si Jesus ay sobrang related to the point na parang sinabi pa nga ni Jesus na kapag nakikita mo ako, nakikita mo ng Ama. No? Unique and special relationship with God. At kaya naman itong panalangin na binasa natin is very personal. At isa to sa mga passages sa John na sinasabi sa atin na si Jesus at ang kanyang Ama ay talagang close. So, because si Jesus ay sobrang connected sa Ama, siya nga ay Son of God,
lagi niyang ine-emphasize na siya ang daan papunta sa Ama. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Diba? So, sa John chapter 15, sinabi niya na dapat nag-a-abide tayo sa kanya. Kasi to abide in Jesus is to have life with God. O siyang tinatawag natin na eternal life. Ano? Na makasama ang Diyos, hindi necessary sa kung saan man, kundi sa buhay na to, kasama natin ng Diyos, that we may know God through Jesus. So yan ang puntos. Yan ang isa sa mga layunin ni John. Kapag binabasa natin yung Gospel of John, lulutang at lulutang yung tema na yan. Ano? And then last context is that, itong prayer na to ay may tatlong, pwede natin siyang hatiin sa tatlong bahagi. At itong binasa natin ay nasa pangatlong bahagi, the third part of this prayer. No? Kung saan futuristic na ang panalangin niya. So, tulad ng pag nananalangin tayo, sinasama natin what lies ahead of us. Tama po ba? The same way that Jesus is praying right now, and His prayer is towards the future disciples. Kaya sabi niya, I am also praying para doon sa mga maniniwala sa akin sa pamamagitan ng pag-evangelize, pag-disciple nitong mga current niyang tagasunod na kasakasama niya. So, futuristic. So with that, I'd like to point out na, next slide po, the essence of this portion of Jesus' prayer ay para sa lahat, no? Para sa lahat ng mga mananampalataya na magkaisa. The essence of this portion of this prayer is for all the believers to be united as one. Pero anong klaseng pagkakaisa? What kind of unity? I'd like to propose, ano, na itong klaseng pagkakaisa ay missional. May pag-mission, ano? It is a unity that is defined by the mission of Jesus. Ano bang layunin ni Jesus dito sa mundo? Bakit ba siya pinadala? Ano ba yung purpose niya? Kung bakit siya ipinanganak, nabuhay, naglingkod, namatay, at nabuhay ng muli. Now, i-discuss natin yan sa tatlong puntos. Sana mapag-gash ako in 30 minutes. Ano po? Una, that kind of unity is, next slide po, a unity, this is a unity shaped by the relationship of the Father and the Son. Itong pagkakaisa daw na dapat meron tayo na siyang panalangin ni Jesus para sa kanyang mga tagasunod sa atin ngayon, tayo ngayon, ano? Ay isang klase ng pagkakaisa na kahalintulad ng relasyon ng ama at anak. Their relationship should be the pattern of our unity. Sabi sa verse 21 ni Jesus Christ, sabi niya, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. Katulad ng katotohanan na ang Ama ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa Ama. At sabi niya pa sa verse 22 that they may be one as we are one. Sa katulad ng pagkakaisa ng Diyos at ni Jesus. So itong sinasabi ni Jesus na you are in me and I am in you, sinasabi po nito na si Jesus at ang Ama ay merong unique and special relationship. To the point na pwede nating isipin at paniwalaan na siyang tinuturo ni John, ano, na the Father is very much present in the life of the Son. Na habang naglilingkod si Jesus, habang nabubuhay siya at naglalakad sa Galilee, at habang kausap niya yung kung sino mang mga tao na pinaglilingkuran niya, it's as if it was God Himself talking to them. Na ang Diyos mismo ay naglalakad din sa Galilee. Ang Diyos mismo ang kausap ng mga tao because the Father is in the Son. And it's also as if whatever is Jesus doing, it is the Father's work. Ano man ang ginagawa ng Diyos, trabaho yun. Ano man ginagawa ni Jesus, yun ay ang trabaho ng Diyos. No, na para bang sinasabi mo na ako yung tagapagmana ng negosyo ng aking ama, kaya ako ngayon ang nagbabantay sa tindahan niya. It's the same way lang ganyan.
Kaya lang, hindi pagmamana, kundi ang Diyos mismo ang kumikilos sa buhay ng anak. At sabi niya rin, I am in you. Ang anak ay nasa Ama. Ibig sabihin na si Jesus mismo is very much present in the life of the Father. Na kung sa pagiging Diyos ng Ama ay si Kristo ay kabahagi ng estadong yan. That He Himself, the Word Himself, is God. John 1:1, the beginning of this book, sabi ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin nito mga kapatid, si Jesus at ang kanyang Ama na Diyos ay nagkakaisa sa isang eternal relationship mula pa man noon. Mula pa man, bago pa siya ipinanganak. Mula pa, bago pa nilikha yung mundo. It's an eternal relationship with the Father. So, ibig sabihin nito mga kapatid, na ang panalangin ni Jesus, ang kagustuhan ni Jesus, ang plano ni Jesus, ang desire niya, ang prayer niya, na tayong mga tagasunod niya, tayo na mga disciples, should also have a unique and special relationship with one another. Kasi magkaisa daw tayo katulad ng pagkakaisa nila. Unique and special relationship, more than just your father or your mother in your home. You have a special bond, a special relationship with your brother and your sister right here, right now. Hindi ko to gawain, pero ipapagawa ko sa inyo. Tignan niyo mga kapatid nyo, tignan niyo po yung nasa paligid ninyo. Tignan niyo po, please. Pamilya niyo yan. You are in a special and unique relationship with your brothers and your sisters. Sabi ni Jesus, na sana ay magkaisa kayo katulad ng pagkakaisa na meron sila ng kanyang Ama. Sharing a life together. Magkakasama sa buhay. And supporting one another sa paglilingkod, sa ministry. No, na yung katabi mo, yung nasa likuran mo, yung kasama mo sa BCFC ay kasama mo sa paglilingkod. Walang solo flight na naglilingkod. Na, alam niyo po yung saltang freelancer? Di ba? Uso yan ngayon eh. Ako naging freelancer, ako na graphic designer na wala akong boss, wala akong kasama, wala akong team. Bibigyan lang ako ng trabaho ng client ko, gagawa ako ng logo o ng poster ng graphic design. Tapos wala na. Wala akong responsibilidad. Wala akong commitment sa kahit sinong team or sa boss. But Christians are not freelancers. Christians are a community and Jesus prays so hard na tayo ay magkaisa. Na tayo ay pahalagahan yung unique and special relationship with your brothers and your sisters. Mga kapatid, when we become a believer, kapag tayo ay naging mananampalataya ni Jesus, kapag tayo ay naging Kristiyano, we are called to become part of a community that shares a life and purpose. Kapag tayo ay naging Kristiyano at naging bahagi ng simbahan, tayo ay kabilang ng komunidad na may iisang buhay at iisang layunin. You don't do that with your classmates, di ba? You don't do that with your family, di ba? With the family of God, sa kanyang community of believers, we share a deeper relationship and a deeper purpose na mas lalo pa nating mauunawaan habang tayo ay nagtutulungan maunawaan ang kalooban ng Diyos sa patuloy natin na pag-aaral ng kanyang salita. But, mga kapatid, this is more than just being together in an event or inside this building. Higit pa ito sa pag nagkakataon lang tayo na magkasabay magsimba tuwing Sunday, na nagkataon lang na nasa isang event tayo, ano, na nagkataon lang na nandito tayo sa iisang lugar, iisang bubong. No,
This is more than just hoping in your mind na sana yung kapatid ko ay okay naman siya, sana gumaling na siya, okay na sana siya, hindi ko siya nakakamusta pero sana okay lang kalagayan niya. This is more than just that. This should apply to how we share our time and resources with one another. Na yung oras mo ay binabahagi mo sa kapatiran. Na yung resources mo, ano man yan, pera man yan, gamit, you share with your brothers and your sisters. Hindi naman siguro controversial na sabihin ko yan dahil nakikita natin yan sa Biblia. Yun ang ginagawa nila. How we use our strengths, ano ba yung kalakasan mo? How we use our skills, ano ba yung katalinuhan, kagalingan, kakayanan mo to serve and empower your brothers and your sisters? That's how unique and special our relationship is with one another. How we care for the concerns of each other. This is more than just wishful thinking, more than just thoughts and prayers na sasabihin mo, thoughts and prayers. Ano, this is contributing to the needs of one another na siyang laging panawagan ni Apostle Pablo. Mga kapatid, are we emphasizing, are we treasuring, are we cultivating that kind of relationship in our community? Yan ang panalangin ni Jesus. Now, higit pa dyan, moreover, nanalangin pa si Jesus na sinabi niya sa verse 21, may they also be in us. At sa verse 23 sabi niya, I in them and you in me. So hindi lang sa pagkakaisa natin, sabi niya pa na sila sana, sabi ni Jesus, na makasama nawa natin sila. Meaning, nung kausap ni Jesus yung ama, sabi niya, Ama, sana makasama natin sila. Hindi ito makasama kung saan man si Jesus, ha? Kasi hindi naman talaga sila sinama ni Jesus. Sabi nga ni Jesus, sa same prayer, I am not praying na ialis sila sa mundo. So this is not about going somewhere else. So, ang sabi ni Jesus is that makasama sila sa fellowship, sa relationship. At sabi pa nga ni Jesus, I in them. Ako sa simbahan at ikaw sa akin. So kung papaano nananahan ang Diyos kay Kristo, siya ring pananahan ni Kristo sa simbahan. Ang sinasabi ni Jesus is ganito, hindi lang sa basta hinihiling niya na magkaisa tayo bilang isang komunidad, hinihiling niya rin, pinapanalangin niya rin na tayo ay magkaisa sa relationship nila as father and son. No? Na gusto niya rin na sana tayo mga tagasunod ay maging included, maging kasama, maging kabahagi nitong relationship ng ama at ng anak. Na para bang sinasabi mo sa kaibigan mo, sa best friend mo, tara, sama ka sa bahay namin. Tapos pagdating sa bahay, sinasabi mo sa best friend mo, kain ka lang. Okay ka lang dyan, sige, feel comfortable. Kasi alam mo, dahil kaibigan kita, dahil best friend kita, ituring mo na pamilya mo na rin ang pamilya ko. So parang sinasabi ni Jesus na dahil sa akin, ang panalangin niya ay maging pamilya na rin sana tayo ng Diyos. Na siyang nangyari na nga nung tayo ay naging Kristiyano. That we are included in God's family. Na parang ganito yan eh. Since inumpisahan ko naman ng illustration ng politics, ano? Parang ganito, imagine a president, no, na ang kanyang kahilingan ay sana ang buong bansa ay magkaisa. That's good, that's good. But more than that, hindi lang na ma-experience ng mamamayan ang pagkakaisa ng mga mamamayan, ay sana maging closely related din ang mamamayan sa presidente at lahat ng pribilehiyo at kasarapan sa buhay ng presidente ay maranasan din ng mga Pilipino. That kind of unity, that kind of relationship ang nais ibahagi ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Na kung anumang kagalakan, benepisyo, blessing na nararanasan niya bilang anak ng Diyos, na bilang
included sa relationship sa Ama ay maranasan din na, isn't that wonderful, mga kapatid? Na hindi mo lang Diyos si Yahweh, Ama mo siya. Ama. Ang kaibahan ito sa pananaw ng mga Hudyo na ang Diyos, malayo yan. Para makalapit ka dyan, kailangan marami kang gagawing seremonyas, paghuhugas, sakripisyo, mga batas na kailangan mo sundin para mapalapit ka sa Diyos. Pero sinasabi ni Jesus, dahil nananampalataya kayo sa akin, ang panalangin ko ay maging kasama kayo sa pamilya ng Diyos at ituring ninyo ang Ama sa langit na siyang Ama mismo ninyo. Isn't that wonderful, mga kapatid? Isn't that a great blessing? What a wonderful gift this is that we are living a life with God Himself. It's as if nakaupo ka ngayon with God Himself. It's as if pag nagtatrabaho ka sa opisina, with God Himself. It's as if kapag natutulog ka, makakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil kasama mo God Himself. Dahil siya ang iyong Ama. Dahil siya ang iyong Ama. Jesus wants us to be included sa relationship. Pero isipin din natin to, ano, na para ma-enjoy natin yan, para ma-experience natin yung buhay kasama ang Diyos bilang ating Ama, hindi siya solo experience. Kasi sabi ni Jesus na magkaisa kayo at maging kabahagi kayo ng relationship ng Ama at ng Diyos. So to enjoy this life with God is not a solo experience na usong-uso ngayon na parabang individual ka lang na Kristiyano, na wala kang commitments, wala kang relationship with your church, mga accidental lang na nakakasama mo yan. O, nagkataon lang. But think of this as a fellowship, mga kapatid, which means that we can experience God more in the community of Jesus. Mas mararanasan natin ang presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang relationship with God sa presensya ng mga kapatiran mo. Yes, you can be blessed as a soul, as an individual Christian. Nakakaranas ka ng provision ni Lord, nakakaranas ka ng pangungusap ni Lord sa mga experience mo sa buhay, but according to this prayer of Jesus, you can experience God more when you are in relationship, special and unique relationship with your church, with your brothers and your sisters. Ang nais ni Jesus ay magkaroon tayo ng intimate relationship sa bawat isa. At bilang isang komunidad ay magkaroon din tayo ng intimate relationship with God. Lagi nating sinasabi niya na parang pagiging Kristiyano is not a religion but a personal relationship with God. In some ways, there's some truth to that. Pero ang laging ina-emphasize sa Biblia ay ang relationship natin sa Diyos ay kasama ang buong simbahan. You are not in a relationship with God apart from your church, apart from the body of Christ. That's how important the truth is, mga kapatid. That's how important the truth is. Pangalawa, ano bang klaseng unity ito na missional, na mission ni Christ, ano? This is a unity that is shaped by the revelation of the Father by the Son. Itong pagkakaisa nito ay nahuhulma, nabubuo, na pangyayari sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Jesus sa kanyang Ama. Laging sinasabi yan ni Jesus sa New Testament, sabi niya, I praise you, Father, for you have revealed yourself to these children, na nagpapakilala ka sa kanila, no? Nagpapakilala ang Diyos sa mga disipulo at ito ay nakakatulong sa pagkakaisa nila. Sabi sa verse 22 sa panalangin ni Jesus, I have given them glory, the glory that you gave me. Now,
kung tatagalugin natin ang glory, kaluwalhatian. Medyo abstract na concept sa atin eh, kaluwalhatian. Pero ang glory sa Greek word doxa, kung saan ang gagaling din yung doxology na term, ano, could mean, pwede siyang, ang ibig sabihin niya ay papuri or honor, or pwede rin good opinion or appreciation. No, pwede siyang papuri sa Diyos, glory to God. Pwede siyang pagpapahayag ng iyong paghanga sa Diyos, ang galing ng Diyos. That's giving a good opinion or appreciation. You're glorifying God. So, pwede nating isipin sa verse na to, we can assume na itong glory na sinasabi ni Jesus na ibinigay daw sa kanyang mga disipulo ay siyang glory na magkakaroon tayo bilang mga disipulo kapag nakumpleto ni Jesus ang kanyang misyon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa nabuhay siya ng muli hanggang sa sumama na siya sa kanyang Ama. So, yan ang sinasabi ng ilang mga scholars at ilang mga theologians. At kasama dito sa glory na to ay makaranas ka ng kaligtasan ng Diyos. Makaranas ka ng kapatawaran ng Diyos. Na maramdaman mo at maranasan mo at maging totoo yung sinasabi ng Diyos na ikaw ay kanyang anak. That's glorious. The glory that is given by Jesus to us. However, gusto ko mag-focus sa mas malapit na konteksto. Kasi sabi ni Jesus sa verses 6 to 8, I have revealed you. No? Ipinakilala kita, Ama, sa kanila. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, no? Sabi niya, you gave them to me and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me, lahat ng ibinigay ng Diyos sa kanya, comes from Him, mula sa Ama. Then sabi niya, for I gave them the words you gave me. Ibinigay ko ang salita, ang katuruan, ang mensahe na binigay mo sa akin. At tungkol yan sa pagpapakilala ng Diyos. Kaya sa chapter 1 ng John, sinasabi doon, bumaba si Jesus, full of grace and truth, full of glory, na makilala natin ang Ama. Pinapakilala ni Jesus sa atin ang Ama. Makikilala mo ba ang Diyos without Jesus? Sabi ni Jesus, I am the way. No one comes to the Father except through me. Sinasabi ni Jesus na yung glory na ibinigay ng Diyos sa kanya ay binigay niya sa mga disipulo. Now, interesting na yung sinasabi niya pang isang bagay na ibinigay daw ng Ama sa kanya, na ibinigay din niya sa mga disipulo, ay ang word, ang mensahe, ang salita, ang pahayag tungkol sa Ama. So, ang sinasabi ni Jesus, magkaisa kayo. Magkaisa kayo dahil ibinigay niya sa inyo, He has given to His disciples the word, the revelation, the teaching, the glory na patungkol sa Ama. For this will enable them to become one. Let me put it this way. Kaya kayo daw magkakaisa dahil nakarinig kayo ng mensahe ni Kristo. At ang mensahe na yan ay tungkol sa kanyang Ama. Now, bakit ba kayo magbilas, for example, nasa classroom tayo, tapos wala pa yung teacher. Wala pa yung teacher. Tapos yung class president nyo, tumatakbo mula sa gate, nandyan na si teacher, nandyan na si teacher. Anong gagawin nyo? Mula sa pagbibisyo, mula sa pag kung ano-ano naghahanap ng kuto sa classmate mo or naglalaro ng baraha or nagkakantahan, nagja-jamming. Anong gagawin nyo? Pag sinabi ng class president, nandyan na si teacher, anong gagawin nyo? Magkakaisa kayo sa pag-behave. Hahanapin nyo yung mga upuan ninyo, pupwesto na kayo. Now, what made you do that? Bakit kayo biglang nag-behave? Dahil sa salita, dahil sa balita, dahil sa mensahe ng class president nyo na nandyan na yung teacher. So, yan ang sinasabi ni Jesus na magkaisa kayo dahil sa kanyang mensahe na ibinigay sa atin. Mensahe tungkol saan? Tungkol sa Diyos.
I have given them the word that you have given me. This means, mga kapatid, na ang ating pagkakaisa ay dapat nakaayon sa katuruan, sa mensahe, sa balita, sa salitaan ni Jesus. Na yung pagkakaisa natin ay hindi tungkol sa kung saano paman, ano, kundi tungkol sa salita ng Diyos na ibinigay kay Kristo na siyang ibinibigay niya rin sa atin, na makikita natin dito. Ang manual ng unity ay ito, yung teachings ni Jesus. This means sa pagkakaisa natin, mga kapatid, hindi tayo nagkakaisa dahil gusto ko ng ganitong kulay ng kurtina. Hindi tayo nagkakaisa dahil pare-pareho tayo ng gustong pagkain na ulo-ulo. Hindi tayo nagkakaisa dahil gusto natin dito sa bliss. Hindi tayo nagkakaisa dahil sa mga kagustuhan, sa mga preferences, sa mga standards natin. Nagkakaisa tayo dahil sa katuruan, sa standard, sa mensahe, sa balita, sa word ni Kristo. Ibig sabihin na ito, mga kapatid, para siyang double-edged sword, no? Para siyang kutsilyo na may dalawang talim. Ano? Na ang ibig sabihin niyan, mayroon siyang dalawang implication, no? Na tayo dapat ay mag-united, magkaisa sa ating paglalakbay sa pagsunod kay Jesus. No? Magkaisa tayo sa pagsunod kay Jesus. But at the same time, habang tayo ay sumusunod kay Jesus, ay nagiging iisa rin tayo. No? Nagtutulungan tayo na maunawaan ang salita ni Jesus, ang mga katuruan niya. Nagtutulungan, nagkakaisa upang masunod natin ito. At habang sinusunod natin si Jesus, ay nagkakaisa rin tayo. So para siyang cycle, ano, na umiikot siya. Ang bottom line lang naman ito, mga kapatid, ay ganito. The teachings of Jesus should both be the goal and the guide for how we unite. Yung katuruan ni Jesus, no? Yung katuruan ni Jesus ay siyang layunin natin kung bakit tayo nagkakaisa. At yung katuruan ni Jesus din, ang siyang magtuturo din sa atin kung paano tayo magkaisa. Na ang ibig sabihin nito, huwag na tayong humanap at tumingin sa kung saan-saan paman tungkol sa pagkakaisa, kundi sa katuruan ni Jesus. Now lastly, mga kapatid, lastly, itong klase ng unity na to is a unity. This unity is shaped. This is a unity shaped to resonate, no? Para ibahagi, gayahin, i-resound, i-amplify, ipasa, ihatid, no? To resonate the mission of the Son and the love of the Father, no? Itong pagkakaisa daw dapat na meron tayo ay nagtuturo, naghahatid, nagpapaliwanag, nagbabahagi ng ano? Ng mission ni Jesus at ng pag-ibig ng Diyos. Ang concern ni Jesus, no? Ang concern ni Jesus ay hindi lang na magkaisa ang mga disipulo para maging mabuti sila. Para makaranas sila ng biyaya. No, more than that, ang concern ni Jesus ay para pati yung mga hindi pa nakakakilala kay Jesus ay makaranas din ng pag-ibig ng Diyos. Makakilala din sila kay Jesus. Meaning, may purpose dapat yung pagkakaisa natin. Sabi niya sa verse 21, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Magkaisa sila at maging isa sila natin para ang mundo ay maniwala kay Jesus. At sabi niya pa sa verse 23, uulitin niya dahil malaga itong mensahe na to. May they be brought to complete unity. Talagang maging puro ang pagkakaisa, maging tunay ang pagkakaisa, that the world,
No, to let the world know that you have sent me. Dalawang beses inulit ni Jesus yun, na yung pagkakaisa natin ay siyang maging simbolo, maging tagapagbalita sa mundo na si Jesus ay pinadala ng Diyos. The unity of the church makes people know that Jesus is here, that Jesus is King, that Jesus is sent by God. Sa kanyang kaharian. No, yung pagkakaisa natin, kung nagkakaisa tayo, na ipapamahagi natin ang katotohanan na nandito si Jesus, na ipinadala si Jesus ng Diyos, na tayo ay ibinuo ng Panginoong Jesus bilang isang pamilya. Hindi lang yun. Pinagpatuloy pa ni Jesus yung verse 23 at sabi niya, may they be brought to complete unity to let the world know that you sent me, na makilala si Jesus and have loved them even as you have loved me. Na malaman ng mundo, magkaisa kayong mga disipulo, magkaisa kayong mga magkapatid, para malaman ng mundo na iniibig kayo ng Diyos. Para malaman ng mundo na iniibig kayo ng Diyos katulad ng pagmamahal niya kay Jesus. Para malaman ng mundo, hindi lang na dumating si Jesus, kundi maranasan nila mismo yung pag-ibig ng Diyos na naranasan ni Jesus, na nararanasan din natin. Na para bang kapag nakaranas ka ng magandang experience sa isang lugar, ay ipapamalita mo ito. Ang ganda doon sa lugar na to. Ang ganda ng beach na yon. Punta rin kayo mga kapatid. Alam niyo ba, ang ganda ng produktong ito. Alam niyo po ba, ang ganda ng kantang ito. Ang ganda na napakinggan kong mensahe. Ang ganda ng pag-ibig ng Diyos. At nais ko rin iparanas ito sa inyo. Maranasan din sana ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, mangyayari yun, sabi ni Jesus, kapag nagkakaisa kayo. The unity of the church has a purpose and it has a mission. Again, mga kapatid, double-edged sword din ito. Double purpose din ito. Dahil ibig sabihin ito na dapat, ma-demonstrate, maipapakita natin sa mundo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa natin. No, more than just yung magko-concert kayo, na magsisigawan kayo, na mag-iingay kayo, more than that, those things. Na ipagsisigawan mo na amen, 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 God is good all the time, praise the Lord, praise the Lord. More than that, what really will demonstrate to the world that God's love is good ay kapag sa atin mismo nakikita na nagkakaisa tayo sa pag-ibig ng Diyos. And at the same time, we have to experience the love of God to be able to unite and demonstrate His love to the world. Siyempre, hindi naman pwede nagpapanggap lang tayo. Kailangan nararanasan din natin ang pag-ibig ng Diyos para maipamahagi natin ito sa ibang mga tao. Hindi mo pwedeng sabihin na ang gandang-ganda naman doon sa Boracay. Ba't nakapunta ka na ba? Hindi pa. Basa ko lang sa internet. We ourselves as a church have to experience the love of God. And we can only do that by helping one another experience the love of God. So, cycle ulit, ano? Cycle ulit. Umiikot din siya. Ang bottom line lang naman ito is that ang panalangin ni Jesus ay magkaisa tayo upang malaman ito ng mundo. Ano? And we should therefore make every effort to preserve this unity. Na dapat pag-igihan natin, magsumikap tayo na mapangalagaan itong pagkakaisa na siyang palagi mong mababasa sa New Testament, especially sa Ephesians. Buong Ephesians, especially chapter 4, Ephesians. Dahil ito lamang ang mas nakakahigit na paraan ng pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Hindi sinasabi ni Jesus, Father, sana maging tamang-tama
ay maging kabisadong kabisadong kabisado nila lahat ng libro at ang buong Biblia. Father, sana magaling sila magsalta. Father, sana magaling sila sumagot. Sana magaling sila magpaliwanag para malaman ng mundo ang pag-ibig mo. Sabi ni Jesus, sana magkaisa sila sa pag-ibig mo para malaman ng mundo ang pag-ibig mo. Walang shortcut sa panalangin ni Jesus. At itong panalangin na to ay sobrang marubdob. Kasabay nito yung panalangin nung sinasabi niya na take this cup away from me, na nagpawis siya ng dugo. Ibig sabihin, this is Jesus' passion na magkaisa tayo. Hindi natin pwede i-convince yung mga tao. We can't really convince people about God's love if we don't love one another. Alam mo ba kapatid? Mapagmahal ang Diyos, pero si ano, hindi ko kayang mahalin. No, we can't really convince people about God's love if we don't love one another. And even if we can somehow explain, no, without practicing God's love, by even pretending na ang nararanasan ko yung pag-ibig ng Diyos, nagmamahal ako, no, even if kaya nating magpanggap, even if magaling tayo magpaliwanag tungkol sa pag-ibig ng Diyos, but without practicing it, hindi yun ang kapamaraanan ni Jesus. Hindi yun ang panalangin ni Jesus. Hindi yun ang gusto ni Jesus. Na kahit galing ka magpaliwanag ng pag-ibig ng Diyos, nagsulat ka na napakaraming libro tungkol sa pag-ibig ng Diyos, but without yourself loving your brother and your sister. Kahit na napakagaling na mga preachings ng isang simbahan, napakagaling mag-communicate sa mga live streams, sa mga websites, sa mga social media pages. If the church itself is not loving one another, that's not the Jesus method. That's not the will. That's not the prayer. That's not the desire of Jesus. Only by uniting under the love of God that we can really demonstrate the same love of God to the world and proclaim that Jesus is King, that Jesus was sent to this world to offer forgiveness and redemption for this broken world. Only by uniting under God's love. Only through unity of the church. Now, I don't understand why we can miss that truth. I don't understand why mas pinapahalagahan natin yung mas iba pang mga bagay kaysa sa pagkakaisa. Eh, sa panalangin mismo ni Jesus, ito yung pinupunto niya. But of course, this is not just any kind of unity na isasakripisyo mo yung identity kung sino si Jesus, kung sino ang Diyos. No, na isasakripisyo mo yung katuruan ng Biblia para sa unity. Kabaliktaran pa nga kapatid, kaya nga tayo nag-unite, kaya nga tayo nagkakaisa, sabi ko nga kanina, for the teachings of Jesus Christ to be made manifest in our midst. And the teachings of Jesus Christ, ano nga ba ang commandment niya? Love your brother, love your neighbor as you love yourself. May mas mahirap pa bang paliwanag doon? May iba pa bang requirements si Jesus na mas grande? O ang ini-emphasize niya lagi is to love one another as you have loved yourself or as I have loved you, sabi ni Jesus. Now, tulad ng tema natin ngayong quarter, if we are to be signposts of the King, kung tayo ay maging simbolo, announcement, ano, of the kingdom na maghahatid sa mga tao papunta kay Jesus, then ang isa sa mga mensahe na dapat na ibinabahagi natin, or hindi lang mensahe, katotohanan na ipinapamuhay natin ay ang pagkakaisa sa pag-ibig ng Diyos. And again, mga kapatid, maapektuhan dapat nito ang ating pagbabahagi ng oras, pagbabahagi ng resources sa kapatiran. Maapektuhan dapat nito kung paano natin ginagamit yung lakas, yung talino, yung talento, kung ano pa mang kakayanan para sa paglilingkod sa kapwa, sa kapatiran, para sa pagpapabuti sa kanya. Maapektuhan dapat nito yung puso natin kung paano tayo mangangalaga sa mga suliranin, alalahanin, daladalahin,
ng ating mga kapatiran. May maapektuhan dapat nito ang ating mga puso na dalhin sa punto na lagi nating at lagi nating layunin na makatulong sa pangangailangan anumang aspeto ng ating kapatiran. We cannot really say unity without loving. So we have to arrange our relationships. We have to treasure our brothers and our sisters under the love of God. Of course, sa grasya ng Diyos. So may God give us the grace, no, to obey His word for us today. Of course, hindi ko iiwan to without an encouragement. Let us also find encouragement na ano? Sino yung nananalangin? Si Kit? Si Kuya Pot? Si Pastor Pong? Or ikaw? Sino yung nananalangin dito? Si Jesus. Jesus Himself who is praying. It is His desire. Kagustuhan niya to na magkaisa tayo. Na magkaroon tayo ng fellowship sa Ama. Na maging instrumento tayo ng pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Asan ang encouragement dyan? Kapatid, si Jesus yun. Si Jesus yun. The same Jesus na namatay para sa atin. The same Jesus na nabuhay bilang matagumpay na hari. The same Jesus na may kapangyarihan at grasya at walang imposible lahat para sa Kanya. The same Jesus na kayang tuparin, kayang mapangyari kasama itong Kanyang panalangin. The same Jesus na kayang magbitaw ng salita at tutuparin at hindi ka iiwan sa ere. Na hindi ka igoghost, na hindi ka tatalikuran, na hindi, puro pangako lang. The same Jesus who has already fulfilled the promises of the old and is now fulfilling all those things in the life of the church, of your brothers and your sisters. Kung ito ang panalangin ni Jesus at meron siyang kapangyarihan na tuparin ang mga kagustuhan niya, then kapatid, manampalataya tayo at magtiwala ito, tayo, na kaya natin na mapangyayari yan ng Diyos sa ating kalagitnaan. At lagi dapat natin niyang pahalagahan. And if He is the same Jesus who can make all things possible, then praise the Lord. Praise the Lord. Hindi imposible ang pagkakaisa. Hindi blanco ang pangako ng pagkakaisa. Salamat sa Diyos. Let's pray. Father, salamat po sa inyong salita. Salamat sa panalangin ni Jesus. At tawa nga po, ayon sa grasya, ayon sa pangyarihan niyo, sa pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, kami po ay makiisa. Ialay ang aming mga sarili, ang aming pamilya ng Bliss Christian Fellowship Church sa pagkilos ninyo na kami nga po ay magkaisa. At dalangin po namin na sa aming paglilingkuran at pag-iibigan ay makita ng mga tao at sa pagkakilala nila kay Jesus ay maranasan nila ang pag-ibig ng Ama na wala nang hihigit pa, na wala nang mas mabuti pa, na wala pang mas papantay pa sa kahit anong bagay, sa kahit ano pa mang tao, sa kahit ano pa mang bahagi ng mundong ito. Salamat. Ito po ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.